Hi air signs, welcome back po dito sa iyong 365 days of tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi lahat ay makaka-relate, so we open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa iyo for today. Spirit guide, mensahe po natin kay air signs. Meron tayo ditong high honor. Ano yan? Spirit guide. Occupation. Ayan ako po. Makang maganda ang mangyayari pagdating sa inyong trabaho. So, maaaring ayan, may recognition kayong matatanggap. Yung iba naman po sa inyo is pwedeng ano to, salary increase. May matatanggap kayo. Tingnan natin. Meron tayo ditong thief. O, mag-ingat lang kayo kasi baka mamaya may magnakaw ng mga credits na para sa inyo. So, maging aware kayo sa nangyayari sa inyong paligid. Kasi kayo ito, masyado kayo nakatutok dito sa inyong trabaho na minsan din nyo na alam kung ano bang nangyayari sa inyong paligid. Oo. So, tingnan natin pagdating naman sa iyong finances and career. Finances and career po ni Air Signs, Spirit Guide, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Ano po yung mensahe natin for today? Spirit Guide, mensahe po natin for Air Signs. Mayroon tayo dito, it is safe for you to receive. O diba may marireceive ka talaga dito na salary increase for some of you, recognition. Yung iba naman po, pwedeng sa school din to, hindi sa trabaho. Tingnan natin, the more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. So, ayan, could be knowledge. Diba, hindi lang naman pera lagi. Yung pwede mong ma-receive knowledge, ganyan. Time, effort towards sa isang tao, or bibigay sa'yo pala ng isang tao. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you. And through you, as it blesses the world. So, yung marami kayong matutulungan. So, yung iba sa inyo, ano, bakit campaign yung narinig ko? Hindi ko alam kung anong campaign yan. Parang meron kayong ini-introduce siguro sa inyong barangay. Ayan. Or siguro nagpapa, yung iba sa inyo, ewan ko kung ano itong tinuturo nyo. Pero, ayun. Parang tinuturoan nyo yung mga kabarangay nyo. Siguro, hindi ko alam kung manahiba, kunwari, or magganchilyo. Basta iba yung mga parang nasa bahay lang sila, tapos pwede silang kumita. Yung mga ganyang bagay. Siguro sa barangay nyo may mga ganyan. So, siguro isa kayo sa mga nagtuturo. Tingnan naman natin pagdating sa iyong career. Pagdating sa iyong career. Okay, yung iba siguro sa inyo, air signs. Sa barangay, ganyan. Sa munisipyo kayo nagtatrabaho. Spirit guide, mensahe po natin kay Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius pagdating sa kanyang career. Meron tayo ditong Queen of Cups. Meron tayo ditong The Chariot. And meron tayo ditong Strength. Okay. And Five of Pentacles. Okay, ba't ganun? Parang may balak kayong umalis dito sa inyong trabaho. Para bang nabigay nyo na yung, ano nyo, yung best nyo. Or yung, you give your all na pagdating dito sa trabaho nyo. So, ayun o, parang meron nga kayong tinuturuan dito. Oo. Iba sa inyong aalis kayo dito sa trabaho, nagpaplano kayo. Para kasi hindi na kayo masaya dito. Hindi ko alam kung may nakaaway kayo. Or hindi kayo okay talaga ng mga katrabaho mo. Hindi ko alam kung may naingit sa'yo. Air signs. So, kaya kasi ito, alam mo, may success naman talaga na paparating sa'yo pagdating sa iyong career. Kasi ayan o, pinagkakatiwalaan ka talaga dito. And yun nga, oh, may pag-usad dito. So, may pag, hindi, ano to? Pag-move forward dyan eh, ng iyong career. Meron ka talagang mararating dito. Okay?
So, you have the charm. But hindi ko alam kung ano tong Five of Pentacles na to. Kasi iba sa inyo talaga, nagbabalak kayong umalis dyan sa trabaho. Hindi ko alam kung usaping pera ba dahil sa pera. Or, hindi ka na masaya. Kahit na malaki pa yung sinesweldo mo dyan. Siguro dahil stress ka dito sa mga katrabaho mo. Meron dito, para bang lagi nang, hindi ko alam kung lagi nagpapalibre sa'yo. Hindi mo naman matanggihan. Hindi ko alam eh. Hindi siya totally ninanakawan ka. Kung hindi, ganun yung way ng approach niya. Na hindi naman kayo makatanggi ng mga katrabaho mo. Ganyan. Meron pa nga dyan, hindi nag-ano. Siguro yung iba sa inyo nagbabaon kayo ng lunch. Tapos yung taong ito, yung taong to, is, hindi siya nagbabaon, nanghihingi siya sa inyo. Parang sa school, ganun. Alam mo yun, meron ka bang naging kaklaseng ganun? Air signs. Diba, hindi siya nagbabaon, tapos nakikikain sa inyo. Tignan naman natin. Okay, so ayan, may clarity na darating dito pagdating sa iyong career. So mayroon ka ng makikitang progress talaga. Actually, may progress talaga kasi may the chariot dito. This is success. So may high honor talaga. Iba sa inyo marerecognize talaga yung inyong mga works. Para bang kayo yung nasa limelight, ganyan. Parang magiging sikat kayo, ganyan. Magiging matunog yung inyong pangalan pagdating dyan sa trabaho. Tignan natin pagdating naman sa iyong finances. So, tignan natin pagdating naman sa iyong finances. Meron tayo ditong Six of Swords. Yes, yung iba nga sa inyo, may pag-alis kayong gagawin dito. Okay, siguro yung recognition na matatanggap nyo. Okay, kung nag-apply kayo ng visa sa ibang bansa, ayun naman, sa ibang bansa na naman ano, pwedeng matanggap nyo na siya today. Kaya meron pag-move forward dito. O yung iba sa inyo, baka kuhanin kayo. Kunwari may company yung company talaga. Yung pinagtatrabahuhan mo ngayon sa ibang bansa, pwedeng alukin ka. So more on, basta ito, yung pagbiyahe nyo na to is about sa iyong career. Meron tayo ditong Queen of Pentacles. So diba ang ganda, magiging sobrang stable ka talaga. And yung iba po sa inyo, sobra kayong magiging practical, air signs. Meron tayo ditong Nine of Rods, so diba ingat na ingat ka sa pera mo ngayon. So iba sa inyo, talagang pinaplano nyo kung ano ba yung gagawin nyo dito sa inyong kaperahan. O, Eight of Pentacles, diba? Sobra kang magiging busy sa mga susunod na araw. Ang dami ding perang papasok sa'yo. Kaya lang kasi, ayan, alagaan mo. Huwag kang maging masyadong magastos. Ayan, alagaan mo talaga yung pera na papasok sa'yo. The Fool. Pero syempre, kailangan mo din naman mag-enjoy. So, ipamper mo din naman yung sarili mo kasi deserve mo yan. Lalo na yung iba sa inyo. Lagi kayong puyat these days. Dahil sa trabaho. So, huwag nyo naman tipirin yung inyong sarili. Diba? Tignan natin. Spirit. Ano pa po yung mensahe natin? Diba? Kung may obligasyon ka sa ibang tao, may obligasyon ka rin para sa sarili mo, air signs. Kaya, huwag mong kalimutan yung sarili mo na isama dun sa obligasyon na yan. Tignan natin. O meron tayo ditong axe, break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. So, for some of you, medyo di kayo kinakausap ng person nyo. Tingnan natin para sa mga single. Or iba sa inyo, ayan, kakagaling nyo lang sa breakup. Tingnan natin, spirit guide. Meron tayo ditong Three of Rods. So, this could be you, this could be your person. So, may pagpaplano dito. Para sa mga single, ayan, baka may nagpaplanong manligaw sa inyo. Or maybe ikaw to. Meron kang hinihintay. Yan, so hinihintay mo siguro yung taong kausap mo. Some of you LDR tong kausap nyo. Hindi pa kayo ha. Kaya nga single pa eh. Oo. Ayan o. Hindi ko alam kung ikaw tong nagpaplano na to. Pero nakikita ko maganda yung kalalabasan nito. Or sabihin natin kung meron kang nakakausap. Alam mo yun, magiging maganda yung relationship nyo or yung connection nyo. Kaya lang kasi medyo nahihirapan ka or nangangapa ka pa dito sa connection na mayroon kayo kung sino man yung taong to or kung sino man yung darating na tao na ito. Kasi, minsan tahimik siya. Alam mo yun, parang ikaw pa yung mag-e-effort para lang makausap siya. Ganyan. Oo, tignan natin para sa mga... Para naman po sa mga in a relationship, meron tayo ditong Three of Pentacles. So, yeah, when you work out nyo yung inyong mga indifferences, yung inyong
ano ba, yung mga flaws ng inyong relationship. Siguro pinag-uusapan nyo. So, ngayon naman, meron naman dito na, ayun, medyo tahimik din kayo ng person mo. Parang nagfo-focus kayo pareha sa inyong mga career. So, yun yung pinagkakaabalahan nyo. Diba? Tignan naman natin para sa mga married. Meron naman tayo ditong 3 of cups. Ayun, for some of you, ayan. Kasi, di ko alam kung pala kaibigan yung asawa mo or pala barkada. Ayun, parang yun yung pinag-aawayan nyo dito. Yung iba sa inyo, ito yung naging dahilan. Isa sa mga kabarkada niya, isa sa mga kaibigan niya, yung naging dahilan kaya kayo naghiwalay. Kaya hindi okay yung relationship nyo. Yung iba naman po sa inyo, napapagod na kayo kasi paulit-ulit na lang, lagi na lang naglalasing yung asawa mo. Mapababae man to or mapalalaki. Alam mo yun, parang wala siyang plano dito sa family nyo. Kaya yung iba sa inyo, ayun, na siguro nakipaghiwalay na lang kayo or baka itong taong to, sila pa yung nang iwan sa inyo. Hindi ko alam kung gusto bang maging buhay binata, ganyan. Pero nakikita ko kasi talaga dito, may third party dito. Ayan o, kaya yung iba sa inyo, naghiwalay na kayo. Kaya nagsasaya yung asawa mo ngayon. Mm-mm. Diba, hindi ka na kinakausap. Iniwan na lang kayo. So, medyo yung iba sa inyo, kaya nagpo-focus kayo ngayon dito sa inyong trabaho. Ito yung pinaglalaanan nyo ng oras. Kasi, alam nyo, dito may mapapala kayo dun sa asawa mo. Wala na. Oo, nalusaw na din yata ng alak yung kanyang isip. Yan, kaya yung iba sa inyo, di na kayo naaalala ng taong to. So, yan lang po yung mensahe sa iyo, Air Signs. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong suporta. Maraming salamat. Ingat po kayo.